Ganon? Pambira. Ruby pa lang eh, pangalan ng lalaki yan eh. Kasi babae eh. Diba, dun pa lang, ay magdududa ka na guys. Napakatindi naman ang pagdududa sa ako pa lang ha, Rudy Baldwin. Pambira, hindi na dapat paniniwalaan. Rudy pa lang eh. May tropa rin ako, Rudy, lalaki eh. Nag-araro nga dun sa bundok sa amin eh. What is up everyone? At ngayong araw ay pag-uusapan natin mga kaibigan ang trending ngayon sa social media na isang manghuhula mga kaibigan na ang pangalan ay si Rudy Baldwin guys. Actually itong babae na to ay napakaraming napaniwala lalong-lalo na ang mga Pilipino sa Pilipinas mga kaibigan or sa mga OFW guys. Napakaraming napaniwala itong babae na ito na ito daw ay nakakakita ng mga bagay na hindi normal na makikita ng mga normal na tao or yung mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Well, bago natin na umpisahan mga kaibigan, ay gusto ko lamang sabihin sa inyo na ang mga bagay na yan ay nangyari na noong mga nakaraang panahon mga kaibigan. At ito ang pauna sa atin ng Biblia mga kaibigan. Well, ito naman ay baka sabihin nyo na ako ay Pastor Joe Pax na yung channel ko mga kaibigan. Hindi ho ganun guys. Ipapakita ko lamang sa inyo na lahat ng mga bagay na atin nakikita o naririnig mga kaibigan na walang dahilan ay hindi dapat natin basta-basta paniwalaan mga kaibigan. At ito po ang sinasabi dito sa Deuteronomio 18:10 hanggang 12 mga kaibigan. At basahin nyo mga kaibigan sa inyong screen at makikita nyo dyan. Huwag makakasumpong sa inyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae o nang huhula o nagmamasid ng mga pamahiin o engkantador, manggagaway o engkantador ng mga ahas o nakipagsanggunian sa mga masamang espiritu o mahiko o nakipagsangguni sa mga patay sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon. At dahil sa mga karumal-dumal na ito, ay pinapalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. At dahil dito mga kaibigan ay ipapakita ko sa inyo ang mga post ni Rudy Baldwin. Meron kasi nangyari mga kaibigan, couple of days ago mga kaibigan, dun sa isang flight attendant guys na si Christine Dacera, na nung unang report mga kaibigan sa mga kapulisan doon sa Luzon ay namatay daw ito at ito ay ni-rape doon sa party sa hotel mga kaibigan. At ito ang post ni Rudy Baldwin mga kaibigan sa social media, Facebook. At gusto kong basahin nyo yan mga kaibigan sa inyong screen. At ngayon na nabasa nyo na mga kaibigan ang post ni Rudy Baldwin, napakaraming tao. Buong mundong Pilipino mga kaibigan sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga OFW maging sa Amerika. Nabasa nila ito mga kaibigan kasi kumalat ito sa social media kung saan itong hula na to ay pinost ni Rudy Baldwin before nangyari ang pagkamatay ni Christine Dacera mga kaibigan. Pero latest news lang mga kaibigan na alaman ang resulta ng pagkamatay pala ni Christine Dacera mga kaibigan ay isa palang ruptured aortic aneurysm mga kaibigan which is may ugat daw pumutok sa parte ng kanyang katawan mga kaibigan. At ito, pinaniwalaan ng mga tao pero ngayon nakikita nyo mali pala ang post ni Rudy Baldwin mga kaibigan. At natatandaan nyo pa ang video ni Corina Sanchez mga kaibigan na in-interview niya si Rudy Baldwin. May sinabi siya dito tungkol sa OFW na pinapanalo daw niya sa loto, mga kaibigan. Panoorin natin ang video na to. Meron ka nang napanalo sa loto? Marami na. Sa ano? Sa pitch. Ganon? Makikita mo talaga, mga kaibigan, kay Corina Sanchez na talagang kahit siya, sinabi niya, ganon? Ganon? Siyempre, meron talaga maniniwala, pero meron din nagdududa, which is, isa na ako doon mga kaibigan, at isa na rin si Corina Sanchez, nung sinabi niyang, ganon, at kinat na yung video, at panoorin pa natin ang video guys. Ito tinatanong sigurado ng iba, bakit hindi mo gawin ang sarili mong billionaire? Yun, yan ang magandang tanong ni Corina Sanchez.
pinapanalo mo yung mga OFW ng Lotto, ang tanong na marami, bakit hindi mo gawin ang sarili mo na isang milyonarya ngayon? Para hindi ka na manghuhula, Rudy Baldwin. Ha? Para hindi ka na magpupusta sa YouTube mo para magkaroon pa ng duda ang mga Pilipino. Dagdag ka rin eh. Dagdag isipin ka rin sa mga Pilipino dito sa buong mundo eh. Hindi ako basher sa iyo ha, pero nasabi ko lang to dahil syempre, isa ako sa hindi naniniwala sa mga sinasabi mo. Tuloy natin ang video. Yun na nga, Miss Quina eh. Tinatanong ko sa Diyos, sabi ko, Lord, bakit tayo mo ako panalunin? Since ako naman nag-vision. Ako sumubok ka rin naman. Sumubok ako. Anong klaseng Diyos meron ka, Rudy Baldwin ha? Okay, tapos ito daw ang sagot ng Diyos niya. Pero nung nagtanong ako sa kanya, pagtulog ko madaling araw, parang sinabi sa akin ng Diyos, maging okay naman ang buhay mo dahil sa mga mama. Kinakausap siya, guys! Kinakausap siya ng Diyos niya! Pagtulog niya sa kanya madaling araw, sinabi daw sa kanya ng Diyos niya, ano sabi? Ganon. So, ibig sabihin, binibigyan mo sila ng number ng Lotto, which is, bakit hindi na lang ikaw ang magtaya sa number na yan sa Lotto para ikaw ang manalo naman? Pambihira ka naman, Rudy Baldwin. Actually, unang-una mga kaibigan, may mali din dito sa pangalan pa lang niya. Hindi naman niya sinasabi ang kanyang totoong pangalan. Ano? Ang pangalan lang sa kanya sa social media is Rudy Baldwin. Pambihira. Rudy pa lang eh, pangalan ng lalaki yan eh. Tapos siya babae eh. Diba, doon pa lang, ay magdududa ka na guys. Napakatindi naman ang pagdududa sa ako pa lang ha, Rudy Baldwin. Pambira, hindi na dapat paniniwalaan. Rudy pa lang eh. May tropa rin ako, Rudy, lalaki eh. Nag-araro nga doon sa bundok sa amin eh. Rudy, lalaki yan, ang tigas ng pangalan na yun eh. Pambira. Yun ho mga kaibigan, ano? Depende na ho sa inyo yan guys kung maniniwala kayo sa sinasabi nitong Rudy Baldwin na to. Pero sinabi na sa atin sa, ng Biblia mga kaibigan, huwag tayong maniniwala basta-basta sa mga taong nanghuhula dahil yan ay gawain ng hindi makadiyos mga kaibigan. Pasensya na sa video na to guys. At dahil kasi napakaraming naniniwala kasi talaga mga kaibigan, kaya hindi natin basta-basta palagpasin itong mga bagay na. And that is it for today mga kaibigan. At huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe.